Ito si Magic Trike, ang kauna-una ang fully livable na sasakyan at nag-iisang tricycle house sa bansa. Sa nakalipas na 2.5 taon, ito ang nagsilbi naming sasakyan, bahay, kampingan at bakasyonan. Kumpleto mula lutuan, gripo, toilet, kuryente, sofa, kama at paliguan. Teka, nakuha nyo ba yun? Yes, meron itong shower sa loob na nakatago. Ipapakita ko kung paano ko ito ginawa. Alright. Gamit ang mga simpleng kasangkapan kagaya ng lagayan ng ulam, level hose at iba pa. Pero magkano ang nagastos namin para mabuo ito? Yan at iba pang katanungan ay sasagutin namin tungkol sa tricycle na tahanan. Kumusta? My name is Benzo. I'm Rox. At welcome sa aming tricycle house. First time namin na i-house tour kayo. Kung kailan namin ginarahe yung trike. Saka tayo mag-house tour. So tara, gawin natin. Pakita natin yung features niya. Pakita natin yung before and after, yung kakagawa lang. Tapos ito, after 2.5 years, ano yung mga pinagbago at saka kung ano yung mga gusto namin baguhin. And also kung ano yung favorite part namin saka least favorite part. Yeah. So tara, simulan na natin yung house tour. Alright guys, welcome. O pagpasok, makikita nyo, kama. Actually, sofa muna siya. Then, kapag si Benjo, mag-isa lang, itataas lang niya to, single bed na to. Pero pagkasama ako, syempre, dahil malaki ako, hanggang dito yan. Dito sa taas, yung lagayan namin ng mga damit. So, since ginarahin na nga namin itong si Magic Trike, konti na lang yung laman nito. So, ayan. Ito yung ibang damit. Bag to ng mga toiletries, gamot, tissue, wipes. Essential yung wipes. Pakita natin real quick kung anong laman itong bag na to. Ito, may isip lang ako dito ng mga importanteng gamot. Pang ubo, lagnat, first ganyan. Aid. Mga shampoo, conditioner. Dito, mga pang kitchen na natin. Ito yung mga dilata natin. Kailangan sa pangluto. Usual na nakalagay dito. Next side, ito yung aming bigas. Siyempre, konti lang naman kami magsaing. Dalawa lang kami. Of course, ang tag-isa namin tasa ni Benjo. Tatlo yung power station namin. Ito yung Thunderbox. Maganda dito is 500 watts na siya. Mataas yung capacity. And then, this one is from NewsMe. Very portable siya. Tingnan nyo, isang dangkal, pati dito, isang dangkal lang ngayon siya. This one is from Bluetti. Ang maganda dito, may kasama na siyang solar panel. Actually, lahat naman to, pwedeng i-charge through solar. Punta tayo sa aking favorite na basket. Dito nakalagay yung mga bread namin, mga pangtipla sa umaga. Mga kupot basket namin to. So, ito, meron kami dito electric fan. Actually, tatlo yung ganito namin dati, pero meron kaming isang something na si Benjo na lang yung magsasabi mamaya. We have our dish rack. Konti lang to kasi naguhugas naman kami ng pinggan. On this part, meron kaming faucet dito. So, itong faucet na to, kumukuha siya ng tubig dun sa harap. Papakita na lang ni Benjo mamaya. And then, itong lababo, DIY lang rin niya ni Benjo. Kwento na lang niya sa inyo kung paano niya ginawa yan. DIY lababo sa halagang 300 piso. Gagawa tayo ng DIY na lababo gamit ang pan. Para sa ulam. Tama ang dinig nyo, pan lang nalalagyan ng ulam sa mga karinderya ang lababo ko. Sakto lang siya dito sa lamesa. Nagfabricate lang ako ng butas para mapagpasakan ko ng fittings. Tapos pinasok ko na dito at naglagay ng elbow. At yan, yari na ang lababo sa halagang 300 piso. So ako naman, papaliwanag natin paano yung mga ginawa yung mga furnitures saka fixtures. Kasi most of this talagang DIY lang. So ito yung sofa slash bed. Slash single bed, slash double bed, slash storage. Pagka mag-isa ako, angat ko lang siya ganito. And wala, ito na. Meron na akong kama. Pwede na matulog. Okay, ito, CCTV. Andito rin yung projector, sinihan. Para naman sa sinihan, madalas lang sa loob kami nanonood. Pero paminsan-minsan, sa labas kami nagmo-movie and chill pag nasa mood. Tapos andito yung mga duyan, libro, iba pang mga essential. So medyo rock and roll lang, medyo magalo. Ayan talaga yung realidad. Dito naman tayo sa second na storage. So andito yung aming mga unan, beddings. So pinakahuli naman, meron pa rin kaming extra mattress dito. So pagka dalawa kami ni Rox, bababa ko to. So may kutsyon ito. Ito na yung itsura pag nakasetup ng full yung kama. Okay, ito next natin. Again, design ko to. Foldable na lutuan. Wala ko na pagkuhanan ng inspiration ito. Nangyari na lang rin kasi nga before tindahan to. So ganito na yung design niya dati. Dito kami naglalagay ng mga paninda. Dito kami nagsiserve ng pagkain. Binutasan ko to, makikita niyo yung video. Order ko lang to sa isang online shop. So hindi ito isang buong set. Testing, so atin natin kung tama yung butas. Nag-drill ako para i-secure ang kalan at ginamitan ng blind rivet. Alright!
Ito, daya lang to, hindi to tunay na kahoy. Ang tawag dito ay polycarbonate, very aesthetic at more importantly, magaan siya. Wood finish ang pinili ko para bumagay sa cabin design and trike. Ito talagang cab side. Binild lang namin from scratch, wala talaga ito. Nagpa-welding ako ng parang base niya. Sa ilalim ng plywood, andun yung ating insulator. Iniscrew ko lang yung plywood sa base at sa ibabaw ay nilagyan ko naman ng vinyl flooring na wood finish din. Meron na ako papakita mamaya, stick to the very end kasi may surprise ito, itong sahig na ito. Dito ngayon yung gasol tank, before butane yung gamit namin kaya meron pa mga ganito rito pang emergency. Andito yung ating toilet. Meron siyang space din doon na ginawa natin sa cockpit area. Dito yung ating mga pangluto. Ayan. Ito yung usual na nakalagay rito, life jacket kasi madalas kami sa dagat, madalas kami sa ilog. Mas andito yung ating mga tools. Dito siya, kailangan ready tayo. Yung cable, mamaya papakita ko, ginawa ko lang rito. Lastly, itong aming cooler. Andito yung switch ng ilaw, andito yung breaker, andito yung mga plugs. May circuit breaker dito, isang switch lang siya para sa lahat. So pag pinatay ko to, ba't meron pa dito? Doon nakalagay sa ibang power box yun. So ito yung ginawa natin na fabricate lang na table. DIY swivel table sa halagang 150 pesos. Ito yung kung paano ko ginawa yung detachable swivel table. Mga materials na ginamit. Total cost is 150 pesos lang. Nagfabricate tayo ng arm gamit ang repurposed na round bar. Pinapuro lang rough edges ng bakal. Sinukat natin yung sentro ng paglalagay ng arm. Nakakabit ang bolt sa ilalim ng table. Nag-drill tayo para sa lock. Nakakabit naman ang nut sa dulo ng table arm para maging detachable ang swivel table. Dito ako kumakain, dito ako nagtatrabaho, dito ako nag-i-edit. So, itong kutsyon na to, hindi na ako bumili ng kutsyon. Lumang kutsyon to ng biyenan ko. Sinapchap ko lang to sa tatlong bahagi. Isang buo siya na parang double na bed. Ayan, hinatay ko lang, ginupit ko ng parang bread knife. Yun yung ginamit ko. Okay pa rin siya hanggang ngayon. Marami ng experience tong kutsyon na to. Dito na tayo sa labas na banda. Stabilizer, bali yung ginamit ko rito. Ito yung bakel lang to, modified lang siya, customized. Ito na yung pinaka-stabilizer para hindi ma-alog yung tricycle. Ito yung container para sa panligo natin. Na-weldingan ko lang, tapos pinapalang ko na ng mga stainless na sheet. Dito naman yung nagagalan natin ng pang-inom. Level hose lang yung ginamit ko rito para umabot yung tubig papunta doon sa faucet natin. Kasi may kasama yung faucet namin, ganito lang kaliit yung hose niya. Ginawa na rin natin upuan to, dalawang upuan, pwede rito, pwede rito. Setup naman natin yung toilet, ito meron din kami secret pocket dito. Lalagay ko lang to rito. Yan. Pagka nakalagay kasi siya, hindi makikik, hindi magsistart. So detachable lang rin siya. Dito ko nilalagay yung toilet. Nilalagyan lang rin namin ng parang cover dito. So nilagyan ko lang siya ng velcro. Sabit lang dito sa loob para naka-cover siya. So yan, bali blackout siya for privacy. Meron tayong extra na mga socket dito. Dito ko rin sinasaksak yung shower. DIY hidden shower. Pag-usapan na natin ang aming matinding hidden shower. So ang kumbaga nag-inspire sa akin para lagyan ng shower to is magawa natin fully livable talaga tong tricycle na to. Bali ginawa ko rito, binutasan ko yung flooring and then drain up ko. So ayan, butas na yung ating flooring. Dinanap ko siya ng 4 inches. Ginawa ko rin ng cover yung nakadrop ng flooring para pag nakatakip, di mo mahahalata na sa maliit na espasyo na tricycle na to ay may shower pala. Akala ko pa sana nun, i-drop ko ng todo para yung CR natin, yung toilet natin, dito na rin nakalagay. Pagbukas mo dyan, di sitting pwede ka na dito. Kaso nga lang, masyadong mababa yung toilet. Pinaka-mechanism nito. So ngayon, isi-set up na natin yung shower natin. Ito yung mga kailangan natin. Meron siyang kasama na water pump. Kaso lang, itong shower na to, rekta dapat sa tubig. Kaso yung aking water supply na andun sa harap. Kaya nag-DIY tayo ng extension ng hose para umabot yung shower head papunta sa water source. Pinagapang ko lang yung extended hose sa ilalim at nilagyan ko na ng pump yung pinanggagalingan ng tubig. In-extend ko din yung switch ng pump para di na ako pupunta sa harap para mag-on okay, and off. Ito na. Ito yung switch. Andito yung shower. So nag-extend tayo ng hose, nag-extend tayo ng wire. Ayan na. Ayan na. Ayan na. On. Meron ng shower curtain dito na waterproof. Gumawa ako ng parang curtain rod niya na pa-square. PPR lang yung ginamit ko na tubo, yung white para nabe-bend siya, tsaka puti para bumagay sa trike. Dito namin kinakabit to pagka dito si Jesus. Mayroong cortina dito. Pag nandito si Rox, dito kami naliligo sa loob. Dito siya naliligo sa loob. Pero pag mag-isa ako, dito, sineset up ko rito. Magkano ang nagastos? Ang total na nagastos para mabuo ang rolling store ay 90,000 pesos.
At para magawa naman itong camper or tiny house on wheels, eh nagdagdag ako ng 70,000 pesos. Okay, so ito na yung pinaka-importante sa lahat, yung motor niya. Itong motor na to, 2015 model, so magsasampung taon na. Ang history nito, nakatambak lang siya dun sa garahe ng mama ko. Ngayon, nung nagka-leche-leche na dahil sa pandemic, ito yung nakita kong parang way para magnegosyo, so ginamit namin pang negosyo. 175 yung kanyang cc. May reverse itong tricycle na to, so parang sasakyan. Magic Trike now versus 2.5 years ago. Ito na yung estado ni Magic Trike matapos ang 2.5 taon sa kalsada. Minimal wear and tear lang sa loob, pero sa labas ang malala. Kinain na ang mga bakal dahil matindi talaga mga lawang sa coastal area. Kaya naman pinili namin na igarahe na siya. Pero ito yung itsura niya nung unang beses pa lang namin siyang nakasama. Papalitan o paninindigan? Sige, discuss lang natin kung ano yung mga gusto namin baguhin sa next na build namin. Ano yung gusto namin i-retain? Ikaw muna, ano yung gusto mong baguhin? Ano yung favorite part mo? Ano yung least favorite? Ang favorite part itong kama niya. Medyo gusto kong palitan talaga itong kama kasi every time na sineset up namin dalawa, minsan okay siya, mabilis. Minsan may mga times na hindi. At saka nakaka-add ito sobra ng weight. Dito sa ano, sobrang bigat niya kasi full kahoy siya eh. So, by the way, yung ginamit namin na kahoy rito is hindi yung mga plywood, plyboard. Talagang kahoy siya na puno. Parang akasya yata o nara. So may kabigatan talaga. Siyempre, complete CR talaga na mas buwelo. Parang ganun. Oh, we have a deal. Magkano yung budget mo, ma'am? Very good. Ano muna gusto mong i-retain? Gusto kong i-retain itong kalan. Kasi gusto ko yung design niya na fold at saka very thin lang siya. Gusto kong i-retain yung foldable, which is i-retain ko talaga yan. Gagamitin natin ulit. So, kong i-patent yan eh. Kasi wala namang gumagawa niya. I mean, wala pang gumawa niya. Sobrang space efficient talaga. Sobrang effective niya. Wala ko nakita ng foldable na lutuan sa camper van. Gusto ko pang i-retain itong shower. Kung kakayanin, ilalagyan ko rin ang toilet doon. Ang gusto kong palitan is ito nga, itong sofa na to. Kasi mabigat siya. So yun talaga, papalitan ko to. So sa bagong trike, ang gusto kong i-add is lalagyan ko ng pinto from the camper to the cockpit for security kasi may mga instances na kailangan namin for emergency umalis bigla. May mga experiences kami na bigla-biglang may tao magpa-park sa amin na sketchy yung nasa liblib kami na lugar na hindi kami makaalis kagad kasi nga pupunta pa doon. I hope you guys enjoyed at kung may natutunan kayo and ma-inspire kayo dun sa build natin, let us know. Pakita nyo rin sa comment section kung may ginagawa kayong camper. Ayun, season 2 is coming. Season 2 is coming sa ating tricycle van life. That sums up our house tour. This has been Benjo. And I'm Rox. Saying goodnight, Magic Trike. Season 2 is coming. Stay tuned. Never said for real, then I call you.